Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Mapayapang panginig po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, na sumasayang papawid dito po sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, at 102.1 FM sa Isabela. Bringing Christ into Your Home. Ito po si Brother Ronnie Aklo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa namang kaya-aya at magandang linggo ng gabi ng kapayapaan sa atin lahat. Brother Rico Silbot po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po si Sister Marjorie ng San Rafael. At mapapakinggan din po ang sa mga karating lalawigan at sa buong kapuluan ng ating pong programa sa pamagitan ng audio streaming sa mga website ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa buong mundo sa www.radyomaria.org. Kumusta na po kayong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina? Muli po ang pagbati sa inyo ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat. Sa ngala po ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, muli po namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa atin pong pag-aaral at pagtalakay sa hiwaga at karunungan ng mga salita ng Diyos. Dito po sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Ngayon niyo po laging papakinggan tuwing Linggo mula 9 hanggang 10 ng gabi. Hangad po ng programang ito na makapagdulpo sa inyo ng kahit konting kaalamang espiritual sa inyong mga tagapakinig. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo po ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, and Diyos, Espiritu Santo. Amen. Pinamamahal namin ina at mahal namin Panginoon Jesucristo, Ama, Anak, at Diyos, Espiritu Santo. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong kaharian at kadakilaan ng inyong kalooban, sapagkat kami po ay pinagkakalooban yung literal ng maayos na pangatawan, sapagkat nasusulat na ang katawan ay templo ng kaluluwa at ang kaluluwa naman ay templo ng Diyos. Sapagkat wala kami magagawa kung kayo po ay wala, higit sa lahat, Diyos. Kaya po sa mga sumundo na ito, mahal naming Panginoon, mahal naming Ina, hindi po ang aming kahinaan ay mga pagkakasala, kamali at kakulangan, kundi ang aming pong totoo at tausakalwang pagsusumamo na humingi kami sa inyo ng patuloy na lakas, pang literal, sa lahat ay pang espiritual. Ang aming mga kaluluwa na nahihirapang tumugon sa panawagan ninyo ng tunay na buhay makadiyos. Subalit, sabi nga sa Diyos ay walang kabiguan sa inyo, mahal namin at Panginoon. Tapos sa mga sumundaling ito, kasama po ng dakilang hangarin ng Santo Papa sa Roma, Pope Francis. Ganun din naman sa maluwalhating hangarin ng inyong kinakasangkapan sa pangalang Jesus na kikilalanin sa ibabaw ng lupa, sa itas ng kalangitan, at sa patuloy pong kalooban ninyo, mahal naming Ina, dito po sa Radyo Maria Philippines, ay nagpapasalamat po kami at patuloy namin ng inyong gabay espiritual upang ang mithiin ng Radyo Maria Philippines kasama ng lahat ng mga programa o palatuntunan na bumubuo nito, ganoon din naman itong programa mistisismo, sapagkat kayo, higit sa lahat, ang nakaalam kung saan patutungo ang palatuntunan ito na pinamagatan yung tunay na buhay mga Diyos. Subalit, magsimula po sa amin ang mga kinakasangkapan sa Radyo Bot na ito,
ang katuparan ng tunay na pangkaluluwang kaganapan upang ang lahat ng mga bumubuo ng Santa Iglesia Katolika Romana True Catholic Apostolic Church ay mahikayat at patuloy na sumubaybay sa tunay na landasin patungo sa Diyos. Kaya nga po, hinihingi pa namin patuloy na sanay kami po inyong padalan ng mga lakas pang espiritual at pang bago pa pang material upang kayo na tumawag sa bawat sa amin sa gitna ng karamihan ay tunay ng matagumpay lalo na na malapit na kami sa end of days o sa mahuling panahon. Ang lahat po na aming mga kahilingan, mahal namin ang Panginoon, ay iniaasa po namin sa inyo sa ngalan po ng pananampalatayang pinagkaroon nyo sa amin bilang mga Katoling Kristiyano, Inang Birheng Mawain, ipanalangin niyo po kami. Sa ngalan ng mga nalang, Espiritu Santo, Amen. Maraming salamat po, Brother Rico, sa pag-aalay po ng ating panalangin. At muli po, mga minamahal naming taga-subaybay, nagbabalik po ang tunay na buhay maka-Diyos at kayo'y patuloy pa rin pong nakikinig sa himpilan ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home. Sa gabi pong ito, muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Isang mapayapang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Saan man po kayo naroon, ano man po ang inyong ginagawa sa mga sumandali pong ito, ano po? Habang may ginagawa po kayo, inyong pong mga isip, puso't kalooban ay bari naman po ninyong maituon kahit papaano po sa mga bagay na pangkaluluwa sapagkat ito po naman eh papasok lang naman po sa ating tenga at babaon sa ating puso ano po ang mga pag-aaral na ito. Sa madali sabi po, hindi naman po nagiging hadlang ang spiritual o mga pangkaluluwang kapakinabangan. Lalo sa panahon po natin, sa pamamagitan po ng himpapawid, ay atin na pong natatamasa at nalalasap ang spiritual ng mga kagalingan para sa atin pong kaluluwa o sa ating buhay. Ngayon po sa gabi pong ito, eh papaksana naman po tayo ng isang karunungan ng ating mga ng salita ng Diyos. Ano po? Ito po ay hahango po natin sa aklat ng kasaysayan ng ating mga propeta na ating pong maiugnay sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Kaya halina po kayo at amin po kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa mga sandaling ito. At bago po lahat, hayaan po munang pakinggan po natin ang pagbabasa po ng ating kapatid na Sister Marjorie sa magiging paksa po natin. Sumainyo ang kapayapaan at sumainyo rin ang pagbasa sa banal na kasaysayan sang ayon kay Propeta Sirac na may kabanata 6, talata 18 hanggang 23. Alati po sa inyo, Panginoon. Anak ko, magmula sa iyong kabataan ay mag-aral ka na ng pagsunod at hanggang sa iyong katandaan ay makakatagpo ka ng karunungan. Lumapit ka sa kanya na waring nag-aararo at naghahasik at hintayin mo ang kanyang masaganang mga bunga sapagkat sa pag-aalaga mo sa kanya ay magpapakapagod ka ng kaunti, subalit madali kang kakain ng kanyang mga bunga. Nakakayamot siya sa walang pinag-aralan. Ang mangmang ay hindi makapananatili sa kanya. Siya ay maihahalin tulad sa isang mabigat na bato ng pagsubok sa taong mangmang at hindi magtatagal ay itatapon siya nito. Sapagkat ang pangaral ay tapat sa kanyang pangalan, ipinahahayag siya sa iilan lamang. Makinig ka, anak ko, at dinggin ang aking tagubilin at huwag mong tanggihan ang aking payo. Ito po, mga kapatid, ang banal na salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa pagbabasa po ng ating paksa. Mga minamahal naming taga-subaybay, halina po kayo at ating pong pagsaluhan ang mga magiging paksa o magiging pakahulugan ng ating mga katalakayin sa binasa po ng ating kapatid. Ang paksa po nito, ang pamagat po nito ay ang mga biyaya ng karunungan. Inuulit po namin, ano po? Ang paksa po ay ang mga biyaya ng karunungan. Mayroon po palang mga biyaya ang karunungan, ano po? Balit, bago po natin na buksan po ang mga biyayang ito ay atin po munang sulapan ang nakaraan po nating tinalakay nakaraang linggo, ano po, yung pagpapatunay
ng ating pong pananampalataya ang siyang pananampalataya itinatag ng ating Panginoon, na hindi kung ano-ano lang na nandiyan sa ating mga tabi-tabi, ano po. Ang ating pong Santa Iglesia Apostolica Romana, ang tanging pananampalatayang itinatag noon pa at ibinigay, ipinagkaloob ang karapatan at katungkulan sa ating pong unang naging Santo Papa na si San Pedro bilang siyang hahawak ng mga susi na magbubukas sa kaharian ng langit. Ano po ba yung kaharian ng langit sa panahon po natin ngayon? Isa na po yan ang biyaya ng karunungan. Isa po yan sa mga makikita natin sa kaharian ng langit. Ano po? At sinasabi po rito, balik, papunta na po tayo sa paksa, ano po, na ang karunungan, sabing ganun, ay nakakayamot sa mga walang pinag-aralan. Ang mangmang ay hindi rin makakapanatili sa kanya. Siya ay mayalan tulad sa isang mabigat na bato ng pagsubok. Sa taong mangmang at hindi magtatagal ay itatapon siya nito. So kung yung karunungan po, ano po, eh, sabi nga dito, eh, nakakayamot daw yan sa mga taong mangmang. So, anuhin po natin, bigyan po natin ng, i-emphasize po natin yung salitang mangmang, ano po. Ano po bang kamangmangan ang tinutukoy dito sa bahaging ito na sinasabi ng banal na kasulatan? Hingin po natin ang unang pahayag ng ating kapatid na si Brother Rico. Magandang gabi po sa lahat, mga regular tuners ng Radyo Maria Philippines, at sa ating mga kapatid sa Radyo Boot, at po sa buo ng lahat ng members and staff, executives ng Radyo Maria. Magandang gabi rin, Raymond. Brother. Ang salitang mangmang sa naabot ng aming pag-aaral, ibig sabihin ni kawalang alam, yun yung salitang mangmang. Sa colloquial naman yan, bobo. Sabi naman ng mga ibang tao, lalo na sa philosophy world, wala raw taong bobo kasi ang isip ay sadyang ginawa para sa katotohanan eh. Yung tinatawag na education, the cultivation of one's intellect, no? Ngayon, mapasok tayo sa talakay. Sabi, hanggat nasa kabataan ka raw na kalagayan sa buhay, magsimula ka ng sumunod para pagdating mo sa katandaan, eh marami kang naipon na karunungan. Ngayon, ang karunungan kasi, sanayon sa mga kaparian natin, sa mga laik o mga laymans, yung karunungan na yan nagmumula yan sa Diyos. God-given yan eh. Pero, ikikrave-in mo yan. Tatrabawin ng tao yan para manawag yung karunungan na yan. Kaya sabi sa binasa na sulat, kinaralan na pagpagalan o pagtiisan, tiyagain. Sabi nga ang open word natin dito, whenever sacrifice begins, wisdom reveals. Sa sandaling nagisimula ang pagtitiis, kinahayag ang karunungan. Ano ba yung karunungan na yan na naging talakay na rin mga nagdadaang buwan? Sabi, ang karunungan daw yan yung sa bahay. Sample, marunong ka magluto, marunong ka maglaba, maglantsa, mamalengke, marunong ka magwalis. So and so, etc. etc. Yan yung mga karunungan. Ngayon, may di-differentiate natin kasi yung karunungan yan doon sa kalaman eh. Meron kasi yung ganun na, yung meron tao na may alam sa pagluluto, pero iba talaga yung tao na marunong magluto. Kaya may mga chef. Sabihin eh, indefinite o infinite yung karunungan na yan. Hindi pwedeng, sabi nga, hindi pwedeng nakawin ang kapwa niya tao sa isang tao yan eh. Samantalang yung kaalaman lamang sa lupa, sabi, sa Bible, sa ibang panit ng gospel, ang kaalaman sa lupa ay kamamangan sa langit. Kasi mayroon dalawang klase ng kaalaman eh. Kaalamang wala sa biyaya ng Diyos at kaalamang nasa biyaya ng Diyos. Sa pagitan nila, nandito din yung karunungan. Yung una negative, yung pangalawa positive. Ngayon, ang puhunan nga doon dyan para makamtang mo yung tunay na walang doon karunungan yun, yung pagsunod. Kaya nga sa isang aklat ng buhay mga Diyos, may nakamerong tinatalakay na ang pagsubok sa kaganapan ay nasa katangian ng pagsunod. So, para talagang matesting mo kung ano yung kalagayan ng narating ni Kristo bilang pasimuno ng buhay mga Diyos, mamumuna ka na pagsunod. Ngayon, downside sa pamilya muna. Sa pamilya, ito nga, literal muna, no? Lahat na mga karunungan na makakamtan mo, magsimula nga sa sariling sikap ng isang tao dyan. Kaya nga may mga bata, may mga tinitrain ng mga magulang. Parang sumunod, ha? Para yung pagsunod niyan,
ng bata, yung maiipon yung experience na positive na sumusunod siya sa magulang, sa eskwela, maging sa basta sa community niya, siyempre, yung experience, sabi nga, yun yung best teacher. Magiging best teacher ang experience niya kung nakabubuo na nga ng karunungan doon sa naranasan ng isang tao magmula sa kanya. Tinatawag na, ano ba yan, pagkatapos ng infants, yung adolescent period ba yan, yan. Hanggang sa maturity yung katandaan eh. Sabihin, life is life. Kapag umaandar ang buhay ng tao dyan sa material na pamamuhay, at least yung naging achievement niya, hanggang sa maging legacy sa kanya, na yung naging puhunan niya pagsunod, eh nagbunga ng karunungan. Yan yung nasa Bible. Mga biyaya ng karunungan. Ano yung mga biyaya ng karunungan? Basta lahat ng mga action word, yung mga pagtitiis, mga biyaya ng karunungan yan eh. Ha? Yung mga pag-ibig, ganyan, pagtsatsaga, mga biyaya ng karunungan yan, lahat ng mga tiyatawag ng mga Catholic mystical virtues. Yan yung binubunga ng karunungan. Sabi nga, higit sa lahat, Diyos na siyang pinagmumula na walang karunungan. So, yun po yung isa sa mga bahagi po na pinaliwanag po ng ating kapatid na po tungkol po sa biyaya ng karunungan, na ito nga po eh pinaka pintuan po nito papunta sa karunungan ay yung katangiang pagsunod. O, kaya po sa ilalagay po natin sa literal po nating buhay sa atin pong pamilya, ano po, yung mga bata, sabi nga ng ating kapatid kanina, tinitrain po natin yan para sumunod sa atin. Kung tayo mga magulang, ano po, at tayo naman bilang magulang, di naman po natin siguro tuturuan ng maliyang mga anak natin, ano po. Bihira naman siguro magulang na nagtuturo ng ganun, ano po. Wala. So, doon po sa bahagi pong yan, sa party pong yan ng ating paksa sa ating pong pamilya, bata pa lang, mga bata nga po, natututo na pong ano yan, ha, kumani ng mga biyaya ng karunungan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga magulang. Mga simpleng paraan lang po, ano po, ano ba, turuan siyang maghugas ng pinggan, ano po, ha, turuan siyang manalangin, ha, turuan siyang magdasal. So, yun po, yung mga pagsunod na yan, kung ang isang bata nagiging masunurin sa ganyang mga bagay, yun pong biyaya ng karunungan. Kapag kasi tinuruan, ano po, tinuturuan siyang magdasal, susunod siya, natuto siya, yun po yung biyaya ng karunungan. Pag hindi lang po sa mga bata yan, hindi po, hindi sa atin din po ng mga bilang mga Kristiyano na nasa isang pamayanan at nasasakupan po ng isang parokya na sa atin pong pagdalo sa Santa Misa, marami pong mga pinapaalala si Father, ano po, para tayo eh magabayan sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Alam naman po ng mga Ama ng ating mga parokya kung ano po mga dinadala po natin sa buhay natin, sa pang-araw-araw nating buhay. So sinasabi, kinakailangan tayong magsumikap na makarating ng simbahan upang kahit papano eh sa luban lang ng minsan lang sa isang linggo eh, makatanggap man lang ng biyaya ng sakramento, ano po. At yun po isang malaking bagay kahit po minsan lang sa isang linggo yun kung ating pong pinagsisikapan. Sapagkat ang pinag-uusapan po dyan eh yung pagsisikap po natin, bagamat napakahirap. Talaga napakahirap na po sa panahon natin, sa isang tao na dalhin ang kanyang sarili sa kabanalan dahil po sa napakaraming hadlang na kanya pong kinakaharap sa mga panahon na ito. Unang-una na po, yung kanyang sarili na mga pagod niya sa sarili niya sa pang-araw-araw niyang buhay. Iba pa po yung mga obligasyon niya, mga responsibilidad na nasa kanyang balikat. Minsan nga po, sasabihin niya, paano pa ako makakapagsimba nito? Pagod na ako, wala pa akong tulog, wala pa akong keso-keso, ano po. Napakahirap po sa isang ano. Kaya lang po, yung nga pong sinasabi ng atin pong paksa kanina, na ito pong si karunungan para makuha po yan. At ito po, sa pagsunod lang makukuha. Yung nga po ay kinayayamutan ng mga mangmang. So, huwag po tayong maging mangmang. Kasi po, sinasabi po na sa ang kamangmangan po na binabanggit dito, yun po hindi po tayo marunong magbasa at magsulat. Hindi po yun. Ang kamangmangan pong binabanggit dito ng atin pong ni Nunong Sirak, ni Propeta Sirak, ay yung kamangmangan na inuuna natin yung mga bagay na lumilipas kaysa sa mga bagay na pangkaluluwa o di lumilipas.
Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, no? Pasin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Bakit ba krus? Ano ba yung krus na yan? At bakit susunod kay Kristo? Paano tayo susunod kay Kristo sa panahon ngayon na wala naman siya? Yan po mga ginigilo naming tagapakinig ang malaking katanungan. Ano po? Kasi binabasa na lang po natin ang binabasa yan. Sabi ni Kristo, kaysa bahal mo siya, pasan mo ang iyong krus, sumunod ka sa kanya. Sa panahon po natin, wala naman po si Kristo. Ano po? Paano po natin nagagawa yung mga bagay na yan? Ito na nga po. Ito po nga po sa paksang ito, makikita po natin na tayo po binubuksan sa isang uri ng katalinuhan. Sabi nga, ang isang tao, kung siya'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang taong ito ay kumikilos ng mahusay at matalino. So, nagiging mangmang po tayo kung tayo po nawawala dun sa tinatawag na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya yun po ang ating pong ang binibigay po sa atin na pag-aaral na tayo po ay mag-aral sumunod sa mga tagubilin. Ngayon, sa pagpapalawak po nito ng ating talakayan, ano po, ihingan po natin ang karugtong ang ating isang kapatid dito tungkol po sa paksa na ito, Sister Marjorie. Yun nga po, sabi ng Ebanghelyo na sabi sa kasulatan, makakatagpo daw po tayo ng karunungan in terms of pagsunod. At sinabi din po na lumapit ka sa kanya na waring nag-aararo at nag-ahasik. At tayo ay makakaani ng masaganang mga bunga hanggang sa pagtanda natin. Yung nag-aararo is in a form of pagtitiis po yun. Invest faith to God through number one virtue, which is yung obedience nga po sa pamamagitan ng pagsunod. At sa pagsunod na yan, yung willpower na yan, syempre, nangangailangan din ng pagkilos. Hindi pwedeng sumunod ka lang, sumunod ka. Pero yung pagkilos na yun, no, sa pamamagitan ng ating pagbabanal, pag-aaral at pagsasagawa ng mga katuruan ng Diyos, no, ng kanyang mga banal na salita. Dahil yung pagbabanal, yan yung uri ng pagtitiis at mananaog nga yung karunungan sa ating pag-aaral sa kanya, sa kanyang mga banal na salita. Yun nga yung when sacrifice begins, wisdom reveals. So yung wisdom, siya yung tubo, no? Nag-invest ka ng pagsunod, magkakaroon tayo ng tubo, yun yung revenue. Yun yung wisdom, yun yung masaganang bunga. Karunungan nga. At sa bandang huli nga, sinabi niyang kasulatan, makinig ka anak ko. Yung pagsasabing anak ko, medyo madamdamin na ako doon sabi. Parang yung Diyos yung nakikiusap sa atin, di ba? Binigyan niya po tayo, pinapaalala niya po sa atin na tayo po ay kanyang mga anak at meron po tayong responsibilidad na sumunod sa kanya, no? We have the duty and responsibility to obey God, no? Bilang tayo po kanyang mga anak. Makinig tayo sa kanyang mga salita. Dinggin ang kanyang tagubilin. Dinggin, di ho ba? Yan po yung pakinggan natin siya. Sa pamamagitan ng ating tenga, yung entry po sa atin. At ano po yung tenga ng kaluluwa? Yun po yung puso, di ba? So ang Diyos po ay nangungusap sa ating mga puso. So tayo naman po, maging tapat po na sana ang ating mga puso sa pagsunod po sa ating Panginoon, sa kanyang ipinag-uutos, no? O magkaroon po tayo ng mga bunga, no? Kailangan may power of obedience po tayo na tumugon sa kanyang ipinag-uutos. Dahil tayo rin naman po yung magkakamit ng benefit ng pakinabang sa mga gawain po natin. Tayo rin po yung hindi lamang karunungan ang biyayang ipagkakalob niya sa atin. Ngunit yun po yung magiging gabay natin upang makasama natin siya sa araw-araw patungo po sa buhay na walang hanggan. Oh, maraming salamat Sister Marjorie, no, sa yung pagdurugtong. Mamaya dudugtungan niyo pa yan. So ito po yung sinasabi ng ating kapatid, ano po, na nga pong mga biyaya, magiging biyaya kung tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos, yung pong karunungan. Sa atin pong pagbabalik, ano po, bigyan po natin ng diin tong karunungan ito, ng karunungan na ito. Ano ba itong karunungan na ito? Sa pagbabalik po natin, bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Ang ating inang simbahan
ay may matalas na paghamon sa atin na gamitin ang lahat ng mga makabago at makabuluhang mga pamamaraan upang ang salita ng Diyos na usbungan ng pananampalataya ay maihatid sa lahat ng sulok ng daigdig. At ang Radyo Maria ay isa sa mga pamamaraang tumutugon sa hamon na ito. Sa napakahabang panahon ay pinakikinabangan natin dito sa Pilipinas at sa buong mundo ang biyaya ng Radyo Maria na naghahatid ng tinig ni Kristo sa mga tahanang Pilipino. Maraming mga Pilipino na ang umalabang pananampalataya dahil sa gawaing ito. Kaya't sama-sama tayo at maghandog sa mahal na Inang Maria na tumutulong sa atin. Ito po si Father Raymond, ang direktor ng Radyo Maria sa Pilipinas. Umaanyaya at humahamon ng pagmimisyon sa inyong lahat. Radyo Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos o ang mistisismo at kayo patuloy pa rin sumusubaybay at nakikinig sa himpilan ng ating mahal na ina, Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa ating pong pagpapaalalim ng ating pong paksa tungkol po sa pahayag ng aklat ni Propeta Sirac na ang pamagat po ay ang biyaya ng karunungan. Ano po? So, biyaya na po yung karunungan. Ano po? Ngayon, bigyan din naman po natin at ating pong pasukin. Ano ba itong karunungan na ito? Na sabi nga ito'y bunga ng mga pagpapagal, ng pagsunod mo sa Diyos, ng pagsunod mo kay Kristo, magkakaroon ka ng karunungan na ito. Ano ba itong karunungan na ito? Padre Rico, bigyan mo nga kami ng konting pananaw tungkol sa karunungan na yan. Sangayon sa banal na kasulatan at natalakay na rin mga nagdaang buwan, yung paksang papurihin din sa karunungan, anong sabi doon? Sino makabibilang ng mga patak ng ulan, ng mga buhangin sa dagat, ng lawak ng kalaparan, ng lalim ng kalaliman, ha? Ng mga araw at buwan, kundi meron lamang isang nakapangingilabot sa kanyang luklukan. At ang Panginoon nakakita sa kanya, walang iba kundi ang karunungan. At binuo siya sa kanyang mga gawa. Yun. Yung karunungan na yan, sabi, ang Holy Bible, ang source of truth, kaya hindi tayo pwedeng mag-interpret ng own interpretation kasi may mga own interpretation eh. Yan yung philosophy. Ano yung philosophy na yan? Yan yung kaalamang wala sa biyaya ng Diyos. Knowledge in the absence of God. Ano yan? Philosophy, seek truth of God but only within the area of its natural understanding. Tagalog, ang pilosopiya ay tumutuklas o hinahanap niya ang katotohanan ng Diyos. Subalit ay nakabati lamang sangayon sa naabot ng kanyang literal na pangunawa at pahak na kaisipan. Kaya sa kanya ang pinaka-SOP niya o motto niya, kung living motto, yung belief. Ha? To see is to believe. Pagdating sa Diyos, hindi pa po sa ang pilosopi. Bakit? Kasi ang Diyos ay yung luklukan niya, karunungan eh. Hindi ba? Sabi, itong kaluluwa na to, na kalarawan at kawangis ng Diyos, kung kasangkapan lamang katawan, ano? Siya mismo itself yung kaluluwa, ang larawan at kawangis ng Diyos eh. May salita na kalarawan, may gawa na kawangis ng Diyos. Kaya meron tinatawag na gawang may karunungan. Yun. Pagdating sa kaluluwa, pananampalataya sa Diyos ang involved dito. Wait! Hindi mo pwedeng natural understanding ang pag-aralan dito. Kaya yung faith na yan, ang umiiral dyan, saka gusto na rin ang Diyos. Sabi nga ng kapatid natin, ang korma natin, magdadampuan noong nakaraang taon, nung bago tayo sa Radyo Maria, Diyos na rin ang kumikilo sa gumagawa parang tao sa sarili niya, magsimula magbalik loob dyan sa Diyos na yan. Kasi without God, man is nothing, hindi kaya na ang tao sa kanyang sarili niya inisiyatibo na magbalik loob sa Diyos. Kaya, yung pananampalataya na yan, ha, na ibinibigay ng Diyos sa tao, ha, sa magitan ng divine revelation, Tagalog, maluwalhating pagkapahayag ng Diyos sa tao. Ano yun? Magsisimula yan sa tinatawag na ng Diyos, may tinatawag na divine calling.
At yung gusto mo, pagka-type ka ng Diyos na isali sa kaharian ng langit, ha? Hindi ka makakaporma. Makikita mo sarili mo, kasali ka na. Mayroon nga dyan, nakrusadahan. Yeah, mayroon makrusadahan yan, kasama na siya. Ganun yan, no? Mayroon dyan, nakuwentuhan ng tungkol sa buhay mga Diyos sa kabilang kanto. Kasama na siya. Yun yung true meaning ng religion, ha? Na nakapaloob dyan yung tiyatawag na kaalamang nasa biyaya ng Diyos. Ano yun? Yung tiyatawag na totoo sa kanyang sarilang reliyon. Hindi kayang hanapin ng tao. Subalit, binibigay lamang ng Diyos sa tao sa magitan ng maluwalhating pagkabahayag. Religion is not sought by man, truth itself. And only given by God to man through the magnanimity of the divine revelation. Yun yung kaalamang nasa biyaya. Pero in between, yan ang karunungan, yan ang pinaka-target point natin. Na makapag-ipon tayo niyan. Yan yung larawan ng mga kayamanan, di nabubulok. Yung karunungan na yan. Sabi nga, mananakaw, ang lahat ng pinundar mo sa lupa. Bahay, lote, farmhouse, helicopter, kotse, pero yung karunungan ko na makapag-nanakaw niyan, not unless kunin ka na ng Diyos, hindi na nakawin ng Diyos yan. Kumbaga, babawiin siya, hiniram mo sa kanya yan, iyan muna niya, ipipreser niya muna yan, yung pag dumating ang kamatay ng tao literal. Pero, once and for all, hindi makain nakawin ng tao sa kapwa nito ang karunungan niya, kasi only given by God yung karunungan niya yan na siyang magtuturo sa tao na makita niya yung tinatawag na penetration between happenings and reality. Yung hindi lamang yung pangyayari sa buhay mo ang napapansin mo, kundi makikita mo yung ano kaugnayan yan sa Diyos na magsimulang ihayag sa yung reality through divine revelation nga. Kaya sabi nga, wisdom is like a cord coming, flowing down from the throne of God that can penetrate between happenings and reality. Yan ang wisdom. Nakapaglalago siya sa pagitan ng pangyayari at katotohanan kasi Diyos siya. Walang iba kundi yan, Diyos na supreme God na nasa taas na handang magbigay sa tao na mamumuhuna naman para maibigay sa kanya yan. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Para ibigay niya yung awa niya na may karunungan man na ausyo, tutubusin mo sisimulan mong gumawa para dyan sa karunungan niya na makamitan mo. Ang karunungan mismo, bumaba nga yan, nagtrabaho nga yung karunungan para ang tao makilagay sa biyaya. Pag nasa biyaya ka na utiente, ikikrabein mo naman yan. Nga sabi sa binasa, para makamtan mo yung biyaya ng karunungan, dapat katulad na isang kortilano o ng farmer o magsasaka. Di ba? Na mag-aaruin mo yung bukid para sa mga bunga na inaasa mo. Paano ba ang forma na nag-aararo? Puro forward yan, move forward. Kumbaga yung pagsunod mo, puro forward. Hindi pwedeng reverse dyan. Puro pasulong dyan. Kasi yung karunungan o yung buwan ng karunungan na minimiti ng isang aspirante o nagbagi ng totoong buhay maka Diyos, ibibigay ng Diyos sa magitan nga ng palagi ang pagsunod. Kaya mababanggit na naman, sabi nga sa mga naon ng mga naging maka Diyos, the test of perfection is in the virtue of obedience. Ganyan kahalagang obedience. Matapos na ihig sa'yo sa magitan ng divine revelation yung totoong kahulugan ng faith o yung pananampalatayang suabe, dalisay, totoo, pure. Ha? Ano yan? Kaya nga tayo mga Katoliko, mayroon tayong creed of faith eh. Sumasampa tayo sa Diyos ang mga pangyayari sa lahat, may gawa ng mga langit at lupa, sa Diyos anak, ha? Matubos, o tsaka sa Holy Spirit, pati sa tulong ng mahal na ina. Yan yung pananampalataya natin na kaya tumitibay yan sa ating mga sarili, mga gilil, mga tagapaginig, ano? Dahil nga dyan sa palagi ating pagsunod sa pananampalatayang ginagalawan natin, tinuro pa sa atin magmula pa sa kasangkapan si San Pedro na una Santo Papa hanggang sa mga pari natin yan, yung pagsunod na yan. Huwag na natin bibigyan ng pecha ang Diyos, ha? Huwag na siyempre pecha, pero time will come and time will tell, ha? Na yung mga karunungan yung mananaog sa atin yan in terms of material or spiritual, because we are not after the time that will come and will tell. After all, God knows how much I love you. So, maraming salamat, Brother Rico, sa iyong pagdurugtong, ano po. O kaya po, sa atin pong tinatalakay na to na karunungan, ano po, na biyaya ng karunungan, at pinasok po natin si karunungan,
masasabi nga po natin na itong karunungan na sinasabing wisdom ay siyang pinaka-sight of the mind, no? Naalala ko tuloy yung isang ebanghelyo ng ating Panginoon, ano po, yung anak ni Timeo na si Bartimeo, isang bulag na nasa pulubi, na nung siya nga ay narinig niyang dumarating si Jesus, siya ay sumunod at sumisigaw na Jesus, anak ni David, ano? Tapos nilapitan siya ng Panginoon at sinabi, ano bang gusto mong gawin ko sa'yo? Sabi niya, gusto kong makakita. So ito pong karunungan na ito, ay malaki pong kahalintulad ng bahaging iyon ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Sapagkat ito pong karunungan na ito, kung ang ating pong isip ang siyang mga pinakamata ng ating kaluluwa, mga minamahal naming taga-subaybay, ang paningin po nito ay ang karunungan na nabanggit nga po ng ating kapatid. Ano po? Ito yung nakakakita, nakakamalas ng pag-asa, ng lahat ng mga alaala para sa Diyos. Dahil nga lang po at ito po ay makakamit lamang po natin sa pamamagitan po ng pagtitiis. Kaya sinasabi po rito na para po tayo nag-ahasik, ano po, at sinasabing magpapakapagod, sapagkat yung pong ating pungunahin nga eh yung pagkilos na pangkaluluwa muna bago yung pangkatawan, ano po, bibigyan po natin ng bahagi ang pangkaluluwa, hindi lang po puro pangkatawan, makakaramdam po tayo at makakaranas ng mga pagtitiis. Subalit sa pamamagitan po ng pagtitiis na yan, sa pagsunod ng na itinagubili ng ating Panginoong Hesukristo, diyan nga po mananaog yung paningin na yan, yung karunungan na yan, yung wisdom na yan sa ating isip, na makita po natin kung gaano kahalaga. Doon na po magsisimula yan, magsisimula na makita po natin o maunawaan po ng ating mga puso ang kahalagahan ng buhay na atin pong inihahanda para sa kabila. Kaysa sa buhay na ito, na labis nating inuubos ang ating panahon, na dahil sa pag-ubos sa mga panahon na yan, papakaabala po sa mga bagay na yan, eh hindi na po natin natutupad yung unang o mga kautusan ng ating Panginoon. Unang-una po, ano pong utos ng ating Panginoon? Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong isip, ng buong mong puso, ng buong mong lakas. Gayun din ang iyong kapwa, katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ano po? So sa bahagi po na nagpapakaabala po tayo ng gusto para po lamang sa mga bagay na yan na kasisya po natin, minamahalan po natin dyan sarili natin. Nakakalimutan na rin po natin yung kapwa natin dyan, lalo't higit yung Diyos. Kaya po, napakahalaga po na tayo po isumunod. Unang-una na po dyan sa alituntunin na yan o sa batas na yan ng ating Panginoong Hesukristo na pag-ibig sa Diyos. Sapagkat, dyan po, nabubuksan po ang ating isip sa pamamagitan ng karunungan na, oo nga, maintindihan po natin na isa nga palang kamangmangan lang ang buhay na ito na halos hindi natin, halos patay na natin ang sarili natin sa pagpapakaabala. Pero isang katotohanan na hindi naman natin madadala sa atin pong pagpunta sa kabilang buhay. Ano po? So, nasasayang lang po yung ating, sabi nga, ang ating lahat ng mga pinagpaguran kung ito po ay walang kalakip na pangkaluluwang kapakinabangan. So, kaya po dito sa atin pong paksang to ng karunungan, binubuksan po natin ang ating isip at binibigyan po natin ng pananaw ang ating isip, ang ating kaisipan sa mga bagay na katotohanan, na realidad ng ating buhay na dapat nating harapin. So, binabanggit na nga po rito, ano po, yung mga biyaya ng karunungan kung sakaling dumating na po sa ating punto ang realisasyon tungkol sa mga bagay-bagay na pangkaluluwa at panglumilipas na bagay. At sinasabi po rito, ano ba ang unang biyaya ng karunungan? Kapayapaan. Sa sandali pong nakikita po natin na mas mahalaga pa nga pala o na atin pong maintindihan ang mga pagtupad sa kautusan ng Diyos sa pangkaluluwang buhay. At yan po ay ating nagagawa na, isa pong karunungan na atin pong nagagawa unti-unti ang mga pagsunod sa mga alituntunin ng Ebanghelyo, nakakaramdam na po tayo ng kapayapaan. Ano po? Ngayon, kapayapaan, ano pa?
pag-ibig sa kaluluwa sa Diyos. Yan po ay nag-aalam na. Tinutubuan po tayo ng kabanalan na sinasabi ng Panginoon na magpakabanal kayo sapagkat ang inyong amang nasa langit ay banal. Ang ating pong pagtitiis ay lumalalim at hindi na po natin nararamdamang pagtitiis yan kundi isa na pong sabi nga gawain o bukasin sa ating buhay na pagpapasalamat pa natin na tayo ay tinawag ng Diyos o pinaintindi sa atin ng Diyos na dapat tayong magsakripisyo. Mm-hmm. At higit sa lahat po, natututo na po tayo magpakababa sa harap ng Diyos na hindi na po natin iniisip na ang lahat ng bagay kaya nating gawin. Doon po sa bahaging yun, ang kababaan ng loob, isa pong mataas na karunungan yan, ng biyaya ng karunungan na ibinibigay po sa atin upang tayo po ay matanggap ng Diyos bilang isang anak niya. Sapagkat sa totoo lang po, sa ating pong pananatili sa buhay na ito, na tayo po'y umaasa sa ating sarili, nagiging palalo po tayo sa harap ng Diyos. At isa pong karunungan na tayo po ay magkaroon po ng isang pananaw ng kababaan ng loob na tayo ay isa lamang alabok na walang kakabukabuluhan o atin pong uunawaing mabuti ang atin pong katayuan. Kaya wala, isa lang pong dapat natin gawin, buksan ang ating mga isipan sa ngalan ng karunungan na makita po natin ang kahalagahan ng mga biyaya na yan. Unang-una na nga po yung kapayapaan. Ano po? Sister Marjorie, i-emphasize mo nga yung ano? Emphasize. Yung kapayapaan na yan. Yan, isa yan sa mga... isa yan sa mga ano, diba? Opo. Inahanap ng tao. Mm-mm. Ayun, based on my experience, yesterday, kahapon, nagkaroon ng mga bully sa ano, basta bully po. Ngayon, may isa kong taong nasaktan na hindi ko inaasahan na masasaktan siya. Kumbaga, misinterpretation or yon. Pagkababa ko ng opisina, nag-text po sa akin, sabing ganyan. Siguro nga ako yung nakakaya-kaya mong sungitan, sabi niya. Okay lang, ma'am, sabi sa akin. Kinabahan ako ngayon. Sabi ko, ano kaya tong na-offend ko siya? Sabi ko, hindi ko po alam sa sarili ko eh. Inakyat ko po siya ulit sa taas. Tapos, nag-usap po kami. Kasi hindi po ako, nababagabag po yung puso ko, nababagabag po yung sarili ko. On that time po din, no, at that moment, inayos ko po. Kinonfront ko po siya. Nanginginig ako kasi first time ko po mag-confront ng ganun. And then, yan, naghumingi po ako ng sorry kung na-offend ko siya. And then, yun, nag-iyakan kami, no. Tapos, na-realize ko na may mga pagkakataon pala na nasasaktan natin yung kapwa natin na hindi natin alam. At ang ano lang dyan is through prayers nga na lumapit tayo sa Diyos. Ako na bigla ako na nagawa ko yun kasi never ko pong nagawa sa sarili ko yun na i-confront ko po yung tao, ayusin ko within that day. Kasi usually, ala eh, pagpapalalo nga na sinabi ni Brad na bukas na lang, kaya naman bukas, di ba? Yun yung isang kapayapaan after ko pong i-clean yung nangyari. Papayapa na yung isip, puso at kalooban namin. So yung mga times na ganun po na sumasabay po tayo sa agos ng panahon, no? Tumawag lang po tayo sa Panginoon kasi bibigyan niya tayong kapayapaan, no? At saka kung nagkakaroon man tayo ng binibigyan niya tayo ng biyaya ng karunungan, yun na yung nagpo-protect sa atin, di ba? Sabi nga karunungan, wisdom, protection from philosophers nga. Ililinaw sa atin ng Diyos yung totoo sa ating sarili. Ngayon, kilalanin po natin yung sarili natin kung saan po tayo galing, ano po tayo, no? Yun nga, kalarawan tayo ng Diyos na meron po tayong katawan at kaluluwa. Na yung katawan po natin, no? Yan yung sakayan ng kaluluwa. Yung kaluluwa po, siya yung pupunta sa Diyos, no? Lahat po ng iniipon nating material dito sa mundo, pag namatay na po tayo, hindi po natin madadala yan. O, yun po, ano po? Yun po yung nagagawa ng karunungan. Isang karunungan yun na makita mo yung sitwasyon. Opo. Ng yung isipan. At yun nga, nakita nyo kagad ang bunga ng karunungan. Nandun yung pagpapakababa. Opo. Diba? At pagkatapos ng kababaan ng loob, ayun na si kapayapaan. Yun po yun. Sa pamamagitan ng karanasan na yan, makikita po natin na kung paano siyang umiral sa ating isip, puso at kalooban. Pero kung tayo po ay sabi nga, sinasabing mangmang, ano po?
Hindi po tayo tumitingin o umaasa doon sa wala po tayo tinatawag na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi natin mararamdaman yung nagawa natin sa kapwa natin o kaya yung kapwa natin hindi natin makikita, ano po. So yun po, yung karunungan na yan, yun nga po yan yung nagiging bunga niyan, kapayapaan sa pag-ibig o hindi mo mahal yung kapwa mo, hindi mo naman gagawin yun, ano po. At yun, isang kabanalan na maituturing sa atin. Kaya nga tayo, sabi nga ng ating Panginoon sa ano, na sa pagpapatawad, di ba? Kung ikaw ay merong kapatid, di ba? Eh, may sama ng loob sa'yo, puntahan mo. Kasi mawawalan ka ng kapayapaan, di ba? Opo. Lalo't higit yung nakakabata sa'yo. Kumbaga ikaw, sino ba dapat umunawa, di ba? Dapat ikaw. So, yun yung tinatawag na ano, yun ang tinatawag na nakapaloob sa biyaya ng karunungan. Hindi po ito karunungan na binabayaran sa eskwelahan, ano po. Ito po ay karunungan na pinagkakaloob ng Diyos base sa pagsunod sa mga palituntunin ng Ebanghelyo. Kaya sabi ng Panginoon, ano, alina kayong mga napapagalat kayo aking pagiginhawahin. Mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababa ang loob. At yan po mga biyaya ng karunungan na atin pong matatamasan. Yung pag-ibig sa kaluluwa, kabanalan, pagtitiis. Yung pagtitiis, isa po yan sa mga napakalaking bagay na sagisag ng krus sa ating pagkatao na kung hindi po natin dala-dala yan, isa pong malaking ano yan, armas ng ating kaluluwa para po sa paglalakbay natin sa pangkaluluwang pamumuhay. Kaya sa kabuuan po, kung titingnan nyo po yung ating binanggit na pagduduktong-duktong po na yan, mga ginigilo naming tagapakinig, ano po, yung karunungan, kapayapaan, pag-ibig sa Diyos, kabanalan, pagtitiis, alang-alang kay Kristo at yung kababaang loob na pinakita ni Kristo, yan po ay masasabing anim na kapangyarihan ng Diyos na atin pong maaaring taglayin kung tayo po ay magsasanay ng pagtuklas sa karunungan sa ngalan po ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Eh, para po malaman po natin paano pagsunod sa kalooban ng Diyos, kung tayo po eh mag-aaral, ano po, tutuklas ang ating buhay pananampalataya, inaanyayahan po namin kayong bumili po kayo ng banal na kasulatan po ninyo, Biblia po, o banal na Biblia. Sapagkat ito po ay napaka-importante po. Kumbaga po sa kakain kayo, spiritual, ano po, sa literal, eh, kailangan nyo pong may, ano, hindi po kayo makapagluluto nung wala po yung kaldero. Ano po, hindi po kayo kakain kung wala kayong mga pinggan. So, ito po mga banal na kasulatan na atin pong ginagamit sa ating pag-aaral, pagtuklas po ng karunungan ng spiritual nating buhay. Napakahalaga po mayroon tayo nito. Kung yun nga po mga gadget natin ang mamahal, ano po, eh, nabibili po natin, puro lang po, bagay, hindi malaking na itutulong po sa atin yan. Pero hanggang sa pangkatawan lang po yan, ano po. Meron din naman pong Bible dyan, kung magpapadownload kayo ng Biblia, pero hindi po natin masasabi na yan po, CP talaga ng Bibliang Katoliko. Mm-hmm. O, ng Bible na Katoliko. Sapagkat ako po, tinignan ko rin po yan sa aking cellphone, ano po. Mm-hmm. Katulad po siya ng hanay ng mga aklat ng protestante po. Marami pong kulang na aklat. O, wala po rin yung, wala po yung kay Judith, wala po dun kay Macabeo. Macabeo, at wala rin po yung kay Tobit. Mm-hmm. Aklat ni Tobit, ano po. Eh, doon po sa mga aklat na nawawalan yun, napakahalaga po nun. Sa kasaysayan, ano po, nababanggit po namin to para po kung sakali pong interesado po kayo na magkaroon po kayo ng banal na kasulatan dyan sa inyo, ano po. Ang hanapin nyo po ay Bibliang Katoliko. Maaari po yung pong may limbag na may pamagat na ang banal na Biblia. Mm-hmm. At yan po naman, kung kayo po ay magsesearch sa internet, ano po, sa mga aklat ng pangkatolikong banal na kasulatan, makikita nyo po naman dyan kung saan nyo mabibili. Isas nyo lang po kung saan mga tindahan nyo maaaring mabili na mga Catholic trade na mga babasahin na doon po makakakita rin kayo ng Bibliang Katoliko.
Wag po yung kung ano-ano lang po katol, ano, Biblia, ano po. Hindi rin po tayo magkakaroon ng tunay na karunungan sa isang aklat na hindi naman banal. Kaya po ang Bibliyang Katoliko na iba po ito sa sa aklat ng mga iba't ibang sekta. Yung sa kanila po kasi, ginagawa pa nga po nila ngayon, paligsahan kung buklatin, ganun-ganun na lang. Ito po sa atin, hindi. Ito po bago buklatin, bubuksan ang Biblia natin, nagdadasal pa po tayo. Nakikita niyo po naman sa ating inang simbahan, iniensensuhan pa po yan. Bago po basahin ng ating mga halikam, kapatid na pagkatapos po ay hahalikan pa, ano po? Bilang paggalang sa sagisag ng salita ng Diyos na nakasulat at nailimbag sa ating inang simbahan. O kayo po, inanyayahan namin na magsumika po tayo, na magkaroon po tayo ng mga CP po ng banal na kasulatan, luma at bagong tipan po ang inyo pong bilhin. At kayo po ay sumangguni na rin sa atin po mga, maaari po malapitan niya sa ating mga parokya upang hindi po tayo malihis ng aklat na bibilhin. Dahil yan po ay isa sa mga kagamitan ng kabanalan, ang banal na kasulatan. Paano nga po naman natin mababasa mga sinabi ng Panginoon? Ulit-ulit natin mabubuksan kung wala tayo nito. Ano po? Yung nga po mga mahal na cellphone na bibili natin, ito pong banal na kasulatan, hangarin din po natin na magkaroon tayo nito. At dalhin natin saan man tayo pumaroon. Sapagkat kapag kasama po natin to, kasama na rin po natin ang ating pananampalataya. Yan po ay isang paalala po ng buhay makadiyos sa inyo, ng mistisismo, upang tayo po ay umunlad sa mga biyaya ng karunungan. Dahil po ang pagkuha po ng karunungan, meron pong aklat yan. Hindi po basta-basta na lang po yan. Hindi po basta-basta tayong magtitiis nang hindi po natin binasa kung bakit natin dapat pagtiisan. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. At tayo po ngayon, darako na po sa pagpapasalamat, ano po, dahil may clip na talaga ang ating oras. Maraming ba po dapat na tayong talakayin sa bahaging ito? Ang pagpapasalamat, pinasasalamatan po namin kayo, o Diyos na makapangyarihan sa lahat ng pagpapalang pinagkaloob niyo po sa amin. Kayo nga po na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria, pinagpalang ina, pamagitan niyo po ang lahat ng aming mga hangarin, pagkilos at gawain sa araw na ito ay maukol lamang sa lalong kararangal at ikaluluwalhati ng kadakilaan ng Diyos na Panginoon. Manatiling palagi sa atin ang biyaya ng Diyos, manatiling palagi sa atin ang biyaya ng Diyos. At kami po ay nagpapasalamat sa mga tumutulong po sa ating programa, lalo po sa lahat ng mga programa po ng Radyo Maria Philippines po na sa saan mang dako ng daigdig, ano po, na nagpapadala po ng tulong dito para po sa pagpapatuloy po ng mga programa ng Radyo Maria. At gayon din po ang pagpapasalamat po ng mistisismo ng programang Tunay na Buhay Makadiyos sa pamunuan po ng Radyo Maria Philippines, sa aming butihing director, Father Raymond Cruz, at sa mga technical staff ng magabay po sa amin. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Inaanyayahan po namin kayo na bisitahin po ang aming Facebook page na Pinagmamagatang Mistisismo sa Facebook po, at doon nyo po makikita ang mga talakayan namin tuwing Linggo. Sa mga hindi po nakasubaybay sa aming mga talakayan, ay maaari nyo pong i-recap lahat doon po sa Facebook page na Pinagmamagatang Mistisismo. Maraming salamat po. At kayo po, sa mga sandali pong ito, kami po ay pansamantala munang nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay sa ating programang Ang Tunay na Buhay Makadiyos. Dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sumayon pong lahat ang kapayapaan. At sumayon rin.